Pasensya ka na. Kailangan kong gawin yun. Dahil sabi ko naman sa inyo, di ba? Gagawin ko ang lahat. Malaman lang ang totoo. I understand. I know you're just doing your job, Jack. But tell me, paano mo nalaman na ampun si Sophia? Hindi ka naman alam yun eh. Di ba? Malakas lang ang kutob ko. Pero nung makita ko yung reaction mo, doon ko nakumpirma. I can't believe this. Naisahan mo ako? Pero madam, yung tungkol kay Sophia, anak mo siya. Ba't di mo na lang sabihin sa kanya na siya ang anak mo? Kung ano yung totoo? Hindi ganun kadali yun, Jack. Marami kaming pinagdaanan ni Sophia bilang magkaibigan. Natatakot ako na pag pinagtapat ko sa kanya, sinabi ko sa kanya yung totoo na ako ang nanay niya, hindi niya matanggap. Makalala lang lumayo siya sa akin. Isa pa, hindi talaga alam ni Sophia na ampun siya. Parang bombang gugulo ng buhay niya yung pagtatapat ko sa kanya. Kaya ayokong gawin yun. Lalo na ngayon, wala yung kinikilala niyang ama sa tabi niya. Naniniwala ako, madam, na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ako nga eh. Na-discover ko yung lihim niyo. Sigurado ako maraming iba dyan na makakaalam ng totoo. Alam ko naman yun, Jack, eh. Pagtatapat ko naman kay Sophia ang lahat. But not now. Kailangan ihanda ko muna yung sarili ko. Kailangan ihanda ko rin si Sophia dahil siya yung tagapagmana ko. Tagapagmana ng kumpanya ko. Kaya nga, Jack, hindi dapat malaman ni Sophia ang totoo ngayon. Walang dapat na makalam. Pasensya na, madam, pero hindi ka magagawa yung gusto mo. Hindi mo naiintindihan, Jack. Pag nalaman ng mga taong humahawak ngayon ng kumpanya na si Sophia nga ang totoo kong anak, Jack, manganganib ang buhay ni Sophia. Sigurado, hindi papayag si Bobby at saka si Miranda na mapunta sa kanyang kumpanya. Bobby? Bobby at Miranda? Yung mag-asawa? Yung CEO at Vice President ng Finance ng kumpanya mo? Oo. Alam mo, Jack, hindi ako sanay. Hindi ako yung klaseng tao na nakikiusap. Pero ngayon, nakikiusap ako sa'yo para sa anak ko, para kay Sophia. Jack, hindi mo pwedeng ilabas ang totoo tungkol sa amin ng anak ko. Kailangan kong gawin ito, madam. Mahalaga sa akin na mailabas ko ang katotohanan. Ayan, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo para sa anak ko, para kay Sophia. Hindi mo pwedeng ilabas ang totoo tungkol sa amin ng anak ko. Noon pa, sinabihan na kita. Ano sabi ko sa'yo? Huwag magpulis! Hindi mo kaya! You are not meant for that job! Sagutin yan. Baka death threat lang yan. The more na kailangan ko sagutin para malaman nila hindi ko sila atrasan. Hello? Sir, hello. Good evening po. Gabing-gabi na. Bakit napatawag ka? May sasabihin mo sana ako, sir. Importante ba yan?
At meron kami importanteng dinidiscuss dito ni Joey. Sandali, sir. Importante rin po ito. Tungkol po ito rin sa taong pinapahanap nyo, yung anak nung Ana Manalastas. Sir, nahanap ko na siya. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Eh, hindi na ako importante kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ho ngayon, sir, nahanap ko ho yung taong pinapahanap nyo. At naunahan ko po yung mga tauhan nyo, sir. At mapapatunayan ko na sa inyo na magaling din akong polis. Jack, you'd better be sure about this information. Ayoko ng palpak. Sigurado, sir. Sigurado ako. Bukas ho, dadalhin ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo lahat ng ebidensya ang hawak ko. Sige, see you tomorrow. Hello, Tito? Talaga po? May balita na po kayo kung sino ang anak at kung nasaan ang anak ng Madam Ana. Sige po, opo. We'll be there tomorrow, first thing in the morning. Salamat po. Miranda, totoo ba yung narinig ko? Tukol ba yun sa anak ni Madam Ana? Yes, Han. Bukas, malalaman na natin kung sino ang anak ni Madam Ana.